sakdal ganda. Reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ginugunita ang pagdadala sa Mahal na Birhen sa templo. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa Mahal na Birheng Maria ay humihiling na iyong pagbigyan, pakundangan sa kaniyang pagdalangin upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, "Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang-alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ninuman ang mayayaman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan.
Tumayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kaniyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumusunod sa aking amang nasa langit, ang sakong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay atin pong ginugunita at ipinagdiriwang ang pagdadala kay Maria sa templo. Kung inyo pong mapapansin, ang pagdadala sa templo ay isang napakagandang gawain noong kapanahunan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno bilang pag-aalay at pagtatalaga sa mga tao bilang anak ng Diyos. Kung inyo pong mapapansin, ang templo ay napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Ang templo ang tinuturing ng isang banal at sagradong lugar na kung saan dito nagaganap ang pag-aalay ng mga saserdote. Sa templo, itinuturing na banal at sagrado dahil dito rin nananalangin, dito rin natututo ang mga tao tungkol sa kanilang pananampalataya. Kaya nga ang pagdadala kay Maria sa templo ay palatandaan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ito po ay konektado sa ating mga pagbasa sa araw na ito na kung saan ipinamalas, sinabi at ipinaalala ni Jesus Nazareno kung sino ang kaniyang tunay na ina at mga kapatid. At sinabi niya, ang sino mang
sumusunod sa kalooban ng Ama, ang siya niyang ina at kapatid. Ang ibig sabihin po nito na tayong lahat nakikilala bilang mga anak ng Diyos. Tayong lahat nakikilala bilang mga kapatid ni Jesus Nazareno sa pamamagitan ng ating mga mabubuti at tamang gawain. Ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, gumagawa ng tama at mabuti. Uulitin ko po, ang sinumang sumusunod sa kalooban ng Diyos, gumagawa ng tama at mabuti. Nakikilala tayo bilang mga anak ng Diyos sa paggawa natin ng mabuti at sa pagpaparamdam natin ng awa at pagmamahal sa kapwa. Bilang mga anak ng Diyos, tayo ay kaniyang naging anak sa pamamagitan ng ating mga binyag. Noong tayo'y bininyagan, tayo'y naging anak ng ating Panginoong Diyos. Tayo ay naging bahagi ng kaniyang kaligtasan. Tayo ay naging tagapagmana ng kaniyang kaharian. Kaya nga inaasahan sa bawat binyagan ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, ang ibig sabihin noon, sinusuko natin ang ating mga sarili upang sa gayon ang maghari ang kalooban, ang nais at plano ng Diyos, hindi ang ating mga pansariling kagustuhan. Sa pagsunod sa Diyos, hinahayaan natin ang ating mga sarili bilang kaniyang instrumento at daluyan ng pagpapala. Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang ating binibigyang halaga ay ang kalooban at kagandahang loob ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos, tayong lahat ay nagpapakumbaba at sinasabi natin, maganap nawa ang iyong nais at kalooban. Sa pagsunod sa Diyos, binibigyan natin ng pagkakataon na ang mga plano ng Diyos ang siyang maghari sa ating buhay, sa ating komunidad, sa ating bayan at sa ating bansa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito, hinahamon tayo ng ating ebanghelyo na bilang mga tunay na anak ng Diyos, tayo ay inaanyayahan na sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay isang tanda ng ating pagpapakumbaba. Ito ay isang tanda ng ating pagmamahal sa Diyos. At ito ang tanda na isinusuko natin ang lahat sa kapangyarihan at awa ng Diyos. Sa tuwing tayo'y sumusunod sa kalooban ng Diyos, sinasabi natin sa ating mga sarili, tulad ni Maria, Panginoon, maganap nawa sa aking buhay ang lahat ng plano at nais mo. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Ng
Minamahal kong mga kapatid, sa araw na ito, sa paggunita natin sa pagdadala kay Maria sa templo, hilingin natin sa Ama na ipagkaloob sa atin ang biyaya ng pagiging bukas loob sa pag-aalay ng ating buhay sa Diyos. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Ang paglilingkod ng mga lalaki at babae, naway ialay ng simbahan bilang karapat-dapat na handog sa Diyos, manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo, naway dinggin ang tinig ng Diyos na nananawagan sa lahat upang maging banal. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Ang halimbawa ni Maria naway magningning sa pamamagitan ng buhay ng mga taong itinalaga sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway maramdaman ang presensya ni Kristo sa pamamagitan ng ating nakapagpapasiglang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Ang mga yumao naway maging karapat-dapat ang kanilang sakripisyo sa pamamagitan ng ating matuwid na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Panginoon, ipagkaloob mo na kami tulad ni Maria ay tumugon ng pagsang-ayon sa iyong kalooban at tuparin ito sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang hindi bumawas, kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo
ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birhing nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sinagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubok at bibig bago umalis sa panang pare o lay minister. Tumunod po tayo. Ang pusong ko'y nagpupuri sa Panginoon ko. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sapagkat niningap niya kababaan ng kanyang alipin,
palad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa, sapagkat gumawa ang poon ng mga dakilang bagay, banal sa lupa't langit ang pangalan ng Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon ko. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, tagapagligtas. Sa darating na Nobyembre 23, Sabado, ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng maringal na misa sa ganap na ikalima ng hapon at susundan ito ng prosesyon ng Santissimo Sacramento patungong pambansang Dambana ni San Judas Tadeo sa Malacañang. Nobyembre 24, Sabat Linggo, ang ating maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng paghahari ni Hesukristo sa sanlibutan. At sa ganap na ikatatlo ng hapon at susundan ng posisyon sa palibot ng ating parokya. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Sulat lamang po mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagdanais bumili, maaari kayo magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana, Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kalooban mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa nang pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa Iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal
sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas, mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. O Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Kristo Padre Jesus Nazareno, tas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Kristo Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal mo ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin.